Balita naman po sa Ibayong Dagat, tumindi pa ang kaguluhan sa Sudan. Samantala, libu-libong climate activist naman ang nakiisa sa kilos protesta sa London. Nagbabalik si Bian Manalo. Sa kabila ng tatlong araw na tigil putukan bilang pagbibigay daan sa Eid el-Fitr, patuloy pa rin ang mga pagsabog sa ilang lugar sa Khartoum. Tumulong na ang Sudanese Army para ilikas ang ibang dayuhan doon. Nanawagan na rin ang mga sundalo ng ligtas na evacuation centers para sa kanilang mga kababayan. Nagpadala na ng military aircraft ang South Korea at Japan para ilikas ang kanilang citizens na naipit sa kaguluhan. Sa pinakahuling tala, sumampa na sa mahigit 400 ang namatay sa lumalalang kaguluhan sa Sudan. Libu-libong climate activist ang nakiisa sa kilos protesta sa London bilang bahagi ng 4-day protest na tinawag na The Big One. Nasa 200 grupo ang lumahok sa malawakang demonstrasyon. Layo nito na himukin ang publiko na makiisa para tuligsain ang mga aktibidad na sumisira sa kalikasan. Hindi naman alintana ang malakas na ulan para sa maraming climate advocates na nagprotesta sa harap ng White House sa Washington. Nanawagan sila na itigil na ang pagsuporta at paggamit ng fossil fuels na malaki ang epekto sa pagbabago ng panahon. Sa Iraq, libu-libong Shiite Muslims ang nagtipon sa Imam Ali Shrine bilang tanda ng pagtatapos ng Ramadan. Matapos ang pagdarasal ay nagtungo ang mga worshippers sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa Wadi al-Salam Cemetery, ang pinakamalaking himlayan sa buong mundo. Libu-libong Muslim din sa Pakistan ang nagtipon sa mga mosque at open ground para magdasal. Sa Wisconsin, nakuna ng video ang pagsagip sa naipit na bobcat mula sa isang sasakyan. Nagtulong-tulong ang tatlong pulis para maalis ito sa pagkakaipit. Ikinagulat naman ng mga otoridad kung bakit napunta ang bobcat sa sasakyan. Nasa pangangalaga na ito ng mga otoridad at nakatakdang dalhin sa zoo. Bian Manalo, para sa Bayan.